kapag nag-reach, pag nakuha nila kaagad yung kanilang mga level 4. So, Onyx needs to keep an eye on their levels. Pati, ano kasi, waga, kung si Baloyski, yeah, siya, si Miko Fobe pala magiging tank dito. So, wala silang gaanong hard CC. Except dun sa pushback ni Nathan, pati dun sa disable ni ano, Popol Kupa. Yeah, Popol Kupa. And the Yuzong as well. Yeah. Ang worrisome dito para sa side ng Onyx Philippines ay walang tatangke talaga ng damage output ng Omega Esports. Except of course yung Yuzong, pero Lunox, Lilia plus Harley, good luck. Pangtunaw ang composition ng Omega Esports. At katulad nung previous games, kapag sila yung nag-group up, mas lalamang nga sila. And Onyx Philippines, let's see what they can do again with this Nathan onto the gold lane. Mm. Marky dito ang pinakakatapat niya, sa totoo lang si Hito na nakalunok. So kailangan maging maingat ni Marky kapag nag-level 4 na yan. And Kyrie, pumasok siya dito actually para pigilan kahit papano si KLVJ at makapagharas ng onte. But still, andon sa area si Chacnu at hindi ganun magiging madali yon. Yep, at lalo kapag nag-front si Chacnu dito, ang dami niya agad disable, and that is a really difficult situation kung sakaling pipilitin nila yung ganung klaseng scenario. Pero however, dito naman sa bottom lane, Renjo up against Ryota, talagang isa sa mga heroes na mahilig lumife steal. So most of the time talagang magiging even itong lineup dito sa may bottom lane. Kaso tingin ko magiging changes lang dyan kapag naging play aggressive, pag nag-play aggressive na yung Omega eh. So once nag level 4 ka agad, especially kay KLVJ, isang deadly magic, tapos dagdagan pa ng magic damage bonus or again, magic penetration bonus dun kay Lunox, it will be a different scenario. And Kiel, nabato yung deadly magic pero hindi siya nasa range para sa extra damage siya, kaya niyang iba to. Ryota, Renjo, sila na naman na magkatapat dito. Pero si Marky, talaga nag-enjoy muna siya dun sa idea na, ate, ka lang, wala pang ano to eh, wala pang ultimate to eh. Hindi pa ako basta-basta mapipilit na ito. And karabi nga yung ginawa kay Hito, ang ganda ng rotation na ginawa ni Kyrie, delaying further yung pag-level 4 niya. Pero doon sa may baba, may turtle tech na nagaganap, and Miko Fobia na naman yung nabigyan. Deadly magic, alam niyang tutumba na siya. Kaya ang ginawa niya dito, automatically, just went straight for the hill. At andun na nga si Ryota para kunin yung kill kay KLVJ. And this is the anti-Harley or anti-assassin basically na meta na nakita natin mula sa ibang region. Actually, ginagawa din naman ito sa Philippines. Sa Philippines, ang tinatawag na Petrify Yuzong. The combo is very simple. Di ba naghihintay ka bago dumating yung knock-up? So para ma-setup mo yung knock-up niya, gamit yung talon ng isang Yuzong, gamit ka ng Petrify. At fail, sure na sure, magpo-proc din yung passive mo dahil sakto yun sa lima. At sure na sure na magpo-proc din yung talon. Sakto rin yun sa 5 stacks. So the combo is very simple. Wala na yung mga flicker, execute Yuzong, or the vengeance Yuzong, Petrify na. Oh, grabe yung knock-up na ginawa ni Baloyski. Pero Lilia, eto Max, andun siya para i-secure yung kill. Now, going back, enough yung oras na yun, di ba? For the whole combo. So, ibig sabihin, kahit may hat-trick ka pa para makatakas, may space escape ka, hindi pa rin talaga siya nagiging enough, no? Purify lang ang way, pwede mong way para makatakas doon, but obviously, sa isang jungler, ay walang available na purify. Kaya mauhuli ka talaga. Pero, ang ganda ng ano eh, no? Ng play ng Onyx. Oo. Talagang ano lang, more on aggression. But sa may bottom lane, mukhang si Ryota. Oh, nag-heal. Na-survive na yun! Max Stax! Sustain! Max wow. Stax on the passive. Doon sa may taas, si Marky ang nanguna. Nakuha niya na naman yung full coverage ng shields. Na no, wala si Kyrie. Pwede mag-rip! Oh! Now you see it! Now you don't! The Magician! Wow! Grabe! Pagalingan mag-retry! Pagalingan mag-retry! The challenge, man! Kailangan nating no? scorean eh, no? So far, in the previous game, nung game 1, naka-isa si Kyrie, tapos game 2, naka-dalawa si KLVJ. Si Kel. Tapos kaya, 2-2 na. Even na. Sino mas magaling mag-retry? Trihan ng battle. Type 1, if tingin mo si... Ilagay nyo sa comment section, Type guys. Type 1, if tingin nyo si... si Kyrie. Kyrie. Type 2, if tingin nyo si KLVJ. Nagkaroon pa tayo ng poll. Oh, di ba? Wow, interactive. Napakalupit. Ibang klase.
Pero ano, nakikita dito, nag-start na yung Omega na makakuha na kanila mga first big items such as the COD. Dalawa yun, it's si Etomax and si Hito. At nakuha na rin ng Husk Claws dito si Renzio. So we're expecting a lot of aggressive plays or skirmishes dito sa may side ng Omega. And tingin ko magiging priority dito is si Marky. Kailangan mo talagang ihintuin or at least kontrolin yan early game. Kasi kapag nag-late game yan, nako, ang hirap. Sobrang hirap niyang kontrolin or lapitan. Mm. Ngayon, Onyx, nag-enjoy sila sa kalamangan na meron sila. I mean, in terms of the score, 2-2 ang scoreline for both of these teams. But, for Onyx, kung titignan mo yung resources na nakuha nila, may kalamangan silang kaunti kahit sa gold man lang. Pero, ang pinaka-nakikita ko dito, Wolf, Tads, is yung farm na ginagawa ni Marky. Parang uncontested siya all throughout. And ang ganda din kasi ng mga rotations sa ginagawa ni Kyrie, kaya na-delay din yung si Hito na pigilan. Pero doon sa may taas, may push na nagaganap. And for that first turret sa may bottom lane, second ang kapalit sa taas. Wow! Galing. Napakagandang mirror mula sa Onyx Philippines. Ganda rin ng read nila, ano, nila Pico Fobit sa bottom lane. Hindi na nila kinontest yung push ng Omega Esports sa may bottom lane. Hindi rin sila nagpatama doon sa potential na Tyrant's Revenge ni Chakno. Iniwasan nila totally yon kahit pa mag-concede sila ng ibang mga minions kasi ang kapalit naman ay tier 2 or ang ating inner turret dun sa may top lane. Hmm. Turtle right now, magkakascore ba ulit? Ladies and gentlemen, si Chakno ang nalapitan pero walang steal na magaganap. Eto Max, gumamit ng ultimate pero wala na siyang takas dito kay Lakairi at kay Baloyski. At sabi ni Kairi, sige pa, gusto ko pa lumaban. Pwedeng-pwede pa to. And si Chakno naman yung hinahabol nila ngayon. At doon sa may gilid, si CLVJ. Uy! Uy! Nakakuha uy! Na isang uy! Maganda. We are angry! Pero sabi ni Kairi, sige, go natin. Tingnan natin kung kakayanin. But the Quad Shadows nandun para i-bail out siya. Ang ganda nung ginawa doon ni Ryota going for the backlines. And Marky as well with the presence of mind na hindi magpa-burst. Grabe naman yung bilis doon! Ganun. Speed lang! Speed lang! Speed lang! Yung mga frisbee, tol, talagang dinurog yung turret agad sa middle lane. At guys, 7 minutes in pa lang to. Kumbaga, yung item dito ni Marky is probably isa or papuntang dalawang big items pa lang. Lalo kapag nagkaroon na ng items to. Talking about items, we have a Hunter Strike plus the Endless Battle. And also the Magic Penetration Boots. So, napakatin nito with just these two items. Mabilis mag-clear ng wave talaga ng isang Nathan. And Demolition Man. Demolition Man, Marky. Hindi na hardest working to. Kasi ang bilis ka tinitakedown eh. Mamaso si Marky. Mamaso the Demolition Man, Marky Carpaccio. Marky Carpaccio. Di Carpaccio tuloy. Dinagdagan ko ng R kasi ang dami niya ng Y. Ang dami na niya Marky Carpaccio, the Demolition Man. Grabe. Si Mr. Basag. Si Mr. Basag. Marky Basag Carpaccio. Parang ang hirap. Trabaho lang. Yung tipong babasagin yung trip mo kahit anong gawin mo. Grabe. We know it's the strength of Nathan. Kailangan niya nang i-watch out talaga. Ganito yun eh. Parang nung naglaro siya ng Sun, ganun din yung kanyang idea. Mabasag lang din nung laro siya ng show, ganun. But the Sun and Nathan, two of the heroes ngayon na nasa meta natin, pinakamabilis mag-take ng mga tore. Mas pabilis lang talaga ang isang Nathan kasi mas ranged siya. At mas mabilis ang daling kanyang tempo. At dalawa na yung items niya in a span of what? 6 minutes kanina pa kasi naka-avarice din siya. Also the reason kung bakit din nakakalamang Onyx Philippines. 2 items sa Nathan, masakit yan. Mm-hmm. At eto na si Ryota, hinabol niya na dito si Etomax. Etomax, nagamit yung kanyang ulti, napihit. At hindi matutuloy yung engagement. Kung nakikita niyo yung Omega dito, they want to fight. Pero si Kairi nandoon sa may likod! Oh my God! Etomax siya mabibigyan. And andito na yung Ogi Shadow Kill. Pero walang magagawa kasi siya ay mahuhuli pa rin. Baloyski ang next target. Umiikot-ikot na si Renzo. The stun is there. At yung ultimate. Oh. Well, not really the ultimate but the knock from Ryota. Gagamitin niya para makataas. Pero si Basag. Basag. Oh, Basag only. Basag Carpaccio. Nagang trabaho lang. Abang ang rest naman ng Omega is yung pinipwersa na kaagad yung Lord Mycophobia at mukhang hindi aabot yung damage niya. Si Renzo, naku po. Binato ng Beyblade. Oh.
Ang ginawa ng Kyrie dun sa may mid lane, nakawa siya ng kill Geto. Kasi alam niyang wala ng ultimate, wala ng black shoes. So, kaya niya talaga makakuhil. But, prepared doon si Renjo gamit yung I'm Offended, yung ultimate. Kaya naman na nuhulan nila si Kyrie. And obviously, with the chain stun that they had, hindi na nakabangon doon si Kyrie. So, that was a great punishment mula sa Omega Esports. And then, ang gusto ko talaga sa ginawa ng Omega Esports doon, nag-transition sila into the Lord Pit. Pinook nila doon si Baloyski, nag-force ng mga flicker. Halos mapatay na rin nila. Pero alam nila na walang Hayabusa, walang Nathan, at wala ding available na Yuzhong and this Popol and Koopa, kaya free na free talaga sa kanila yung Lord. That was a level 1 Lord, so wala pang talon. But still significant gold na mapupunta sa Omega Esports at makapag-push sila ng isang lane. And looking at the items here, Marky papunta na sa BOD along with another pickup naman kay Renjo. At mas makunat na lalo si Renjo. He can absorb most of the damage output dito ni Onyx, but we're not sure yet kung kaya niya bang isustain yung damage dito ni Marky with the ultimate. At si Baloy ang nahuli. Nako. Deadly Magic. Ubuhay ba? Kayanin, hindi kinaya. Oh, Ryota. Si Kyrie. Andito sa may gilid. At si Ryota dito. Uy. Humabol siya. And shadow kill. Dinamit. At hit. Oh! Pero umikot, gumilid. Lahat na ginawa na. Hindi siya mahuhuli dito ng Tyrant's Revenge. Eto, Max. Susubukan niya pa rin kunin yung kill. Woo! What a play from Kyrie getting that exchange. Pero isa sa mga napansin ko kanina before the start of that engagement, yung nangyari kay Kyrie, yung nakakontra, Winter Truncheon din pala. Uh-oh. Gana rin pala yung Winter Truncheon pang ano dun sa Petrify. That's right. Pero ang nangyari doon is wala na yung Winter Truncheon para doon sa Ogi Shadow Kill. Yeah. Kaya din naman nakakuha ng double kill pa doon si Kyrie. Sakto din yung nilakaran. Makikita natin sa Oppo replay na ang pupuntahan doon ni KelVJ is isang shadow na nandun. Yung pinaka ni shadow doon sa taas ni Kyrie at na halos makuha pa siya ng kill. Pero maganda yung pagdepensa kasi doon ni Chakdo pati ni Renzio. At tira mo kung gano'n siya ka-confident, he could have gone out. Yeah. Kasi meron pa siyang mga teammate doon sa area. And sabi ni Kyrie, taka na, gawin na natin to. Yep. Subukan na natin kunin yung kill. Kasi kakayanin naman eh. Malay mo, ma-burst down. Yep. Diba? Pero, Onyx, they are making mistakes pa rin kahit pa paano, diba? Yep. Nakakita pa rin natin na there is still a chance for Omega to come back from this. Definitely. Yung gold is not... The gold lead is not that high. Hindi malayo na maunahan to ng Omega with just a tower take dito sa may mid at sa may top. Actually, at this point, pwede mo na nga i-consider na even na yung trade-off. Napakalaking factor nung nakakuha sila ng kill dun sa may Lord. And this is because of yung over-aggressiveness mula sa side ng Onyx Philippines. Yeah. Nakita natin, duly punished ng Omega Esports. Oh, okay. KelVJ? Pero meron na rin siyang Athena shield, Athena so shield. The damage not that hindi na ganoon kataas yung damage, rather than Deadly Magic. Athena Radiant ay maganda na para sa side ng Onyx Philippines, eh, Lunox, tapos Lilia pati na rin ang Harley. At nahuli na si Baloyski. Baloyski goes down at eto na si Ryota, gustong-gusto niya na talaga. At magba-back off sila kasi alam nila the numbers game. Wala sa kanila yung advantage at si Miko Phobia tatakbo sila and muntika na silang habulin ng conceal. Kyrie needs to get out. Makakatakas naman siya. Too easy. Meron siyang quad shadow. Nakita natin ulit na naka-flow naman yung mga lanes ng side ng Onyx Philippines sa may bottom and top lane. Baloyski having to spend yung kanyang flicker dun sa nangyaring skirmish na yon. Kahit pa ginamit niya yung kanyang flicker, siya pa rin ay napatay ng side ng Omega Esports. So, napakalaking factor niyan. At ito yung tago for na nga natin. Omega Esports na ang abante sa ating laban dahil lang sa kanilang mga pick-offs at again, yung kanilang pag-punish. Papalapit na naman tayo sa Omega Esports timing. Ang late game. Uy! Uy! Nagamit. Napuwersa agad yung flashes. Okay. Whoa! Inikutan na. Nagkaikutan na. Ito na yung pagi. Yung pagi! Ito, Max. Ito na yung pagi. Tumatakbo na. Si Hito yung nahuli. And that oh is my going. God! Oh! Jack, no! And a follow-up! No! Yun yung nagiging problema! Yun yung magiging problema! Jack, no! With another miracle play! But still... Sayang, walang follow-up na nagaganap. What a play. Apat yata yun, no? Apat yun na yakap. Pero mukhang Onyx, dire-diretso, hinapokus lang sa goal. May Nathan sila. May Nathan sila, kaya nila to. At yung umakap,
Nako, nagkahuli yan, no? Si Miko Pobia, pati yung ano, si Kupa yung nahuli. Oh my goodness. That was, I would say, Kyrie talaga nagdala nun. And Marky, having the presence of mind na hindi siya nakadikit dun sa kanyang mga teammates, siya lang yung nakalayo eh. Siya lang yung di tinamaan ni Chakto, kaya napatay pa rin nila si Chakto in time. Marky freely hitting yung Kufra. And again, Ryota, ginagamit yung Yuzong Lord para sa si Onyx. Si Renjo nandito sa may gitna. Kinokontrol niya yung limang members dito ng side ng Onyx. Nagwawala na siya. At eto na, tumatakbo na sila. KLVJ. Hindi na sila makalapit. The Lord is the main priority for both of the teams. Now, Onyx, nakuha na nila tong Lord. Tignan natin kung paano sasagot yung Omega. And looking at the map, mukhang hindi na ata lalabas muna yung Omega ng base nila. Yes. Try muna nila i-control yung sitwasyon para kahit papano ay hindi sila mabigla. Pero tingnan muna kung paano position si Marky sa si Kyrie sa may mapa. Yep. Just poking. And actually, Torre lang talaga yung kanya target. Very smart take. Habang si Baloyski sinasamaan yung Lord sa may top lane. Ryota naman, I wanna take note as well, Tads and Butters. Radiant Armor ang kinuha ni Ryota, pati Dominance Ice. Gusto niya talagang kontrain yung sustain at yung magic damage ng Omega Esports. Siya lang din kasi yung ano, yung pwedeng hero na umabsorb ng mga damage output ng Omega. So talagang kailangan niya mag-transition into much, a little bit of a defensive dun sa kanyang Yuzong itemization. Pero makati pa rin kasi yung passive niya eh. May damage pa rin yun eh. So ang kati pa rin na nakaya niya pa rin mag-dish out ng damage or kaya niya pa rin makakuha ng kill kahit defensive yung next items nila. Pero I think Onyx, nasa kanila yung momentum ngayon, naghahanap lang sila ng isa pang objective. Pero alam mo, Tads, hindi ko mawari ah. Hindi ko maisip kung gaano kataas yung pressure para dito sa mga players na to. Yeah. Diba? Yeah. Grabe yung pressure eh. Tingin mo, ano yung nangyayari ngayon sa mga utak ng mga player na to? Ang dami niyan. Bukod sa mga plays, ano yung susunod natin gagawin? Ano yung mga... Tingin ko ano eh, parang prevent any kind of errors na lang eh. Last game pati pa. Game 3 pa, so ang taas ng pressure. And si Baloyski. Ay, nahuli. Siya ang nabigyan ni Chakno, pero Baloyski, may flaker siya. And holy baptism. Yep. Mababato ni Miko Phobia, Rafaela. Napaka-snappy talaga nung pag-disengage na itong hero na to. Wala ding deadly magic na available ng time na yun. Chakno, iba talaga. Chakno, game sense. Game sense talaga ni Chakno, tsaka yung kanyang pagkakaintindi dun sa spacing ng mapa, lalo na pag naka-kufra na siya. Very scary. 0-1 and 5. Wow. Also, may actually low-scoring game to, guys. 17 minutes, halos 18 na. 9-7 lang yung score natin. Renjo going up against Ryota, 90 seconds on to the next Lord. That is going to be the second Lord. That is another Luminous Lord. That is a level 3 Lord, ladies and gentlemen. Napaka-importante nun si Chakno, yung kanilang main target dito. Kalahati yung buhay ni Chakno, pero mukhang hindi talaga sila mag-re-engage. Si Chakno naman, nag-stretching na. Hindi talaga siya nag-iisip kung kalahati yung buhay niya. Ang kailangan niya dito, isang magandang set sa isang nagmamadaling Onyx PH. Well, yeah. Talagang ano, siya ang mag-set up ng tempo dito sa Omega eh. Since behind sila ngayon, isang magandang setup lang talaga, Rage into Revenge. At kapag nahuli nila si Kyrie, that's already a big thing. Kumbaga, parang sagot mo na kaagad yung buong oras na hinintay mo sa loob ng base ninyo. Since the Lord also will going to respond sa next 40 seconds, itong next fight, itong next team fight na to, most probably gonna tell us kung sino yung talagang makakalamang o talagang makakahabol pa sa next few minutes. I completely agree. Sobrang crucial na nung ating level 3 Lord. Bukod sa meron na siya nung talon, meron din siyang mas malakas na rin yung kanyang minibigay na bonus. And more than likely, dahil 18 minutes na, nandito na tayo sa mga TikTok timers kasi 1 minute na kamawawala pag ikaw'y nabigyan. So, nobody can make errors now. At sobrang crucial ng ating susunod na Lord. Gusto ko yung emphasis sa crucial. Oh, like wala akong R. Crucial. Kasi totoo naman eh. Critical at crucial yung pupuntahan netong Lord na to. It could mean na matatanggal ng Omega yung pressure sa sarili nila or even win the game. But for Onyx, ito yung pang-kompleto ng krikado ng paralo nila eh. Oh. Kaya sobrang importante talaga. Now, we're looking at both teams na sumasayaw dito sa may Lord. Pero tingin ko, nilipat din sila ng priority. Mag-uubos muna sila since ito yung time na naging safe yung Omega na lumabas sa base nila since meron silang information na yung Onyx is nag-aabang din sa may Lord area. So take advantage of the time na binibigay dito ng ano, na space ng Onyx.
At nag-sway talaga yung mapa dito kung nasaan si Kyrie. At kung papansin ninyo kung saan pupunta, nahuli na si Chaknu. Pero masyado talaga makunat. Ryota, Ampage, tumalun na. At eto, nakahuli ng tatlo. Dikit-dikit na nga sila. And that is going to be the Petrify. Oh my God! Kasi ito dito nakatakas. Pero si Kenshin nandun ang galing sa may pinakalikod. Tignan natin kung paano sila lalaban. Si Kel VJ, unti-unting nababawasan. Marky! Grabe yung physical damage. Oh my goodness, Marky dito. Damage, output, physical. Pagka nagdikit-dikit kayo sa mga narrow spaces at tinamaan kayo nung Beyblade ng isang Nathan, dikit-dikit din yung bawas eh. Maganda ang wave clear kayo ng Omega Esports. Kaya na ng defense na ito, may Lilia sila, may Ruby. Didi play! Pero si ito, hindi masyado on point na laman ni Marky! Nakatalon! Unting-unti na lang yung buhay at mukhang ginat-gat pa. Marky pa rin ang tatapo sa buhay ni Nunox. Eto, Max. Siya ang natitira. That's meron siya pang clear wave, pero enough ba yan? Eto, Max, go with this! Try to damage the game! Pero Onyx PH win this series 2-1, Miko! Oh.